Ayan, so hello everyone and good evening po sa ating lahat. Ayan, so today's video, andito na naman po tayo sa ating Zuku Off. Okay, so dito po tayo sa Zuku Cloud Mining Investment. Then as of today, get all na po natin dito yung ating investment guys na. So ang miners natin ay naglalaman po siya ng 23 per dollar. Then as of today, ayan po yung update ng ating account. Okay, so junior partner na po tayo guys kasi meron man na po tayo dito ng 20 members na meron siyang owning machines. Yan, so dito na part guys is meron na naman ditong incoming promo. So I think mga ang nabasa ko kanina dito by August 5 yung kanyang release. So makikita natin dito sa announcement mismo guys. Yan, so ito na yung ZBS token airdrop plan. So kung makikita po natin dito by August 5, okay? So 8 AM to 11 PM. So gabi po siya mag-end. PM. So gabi po siya mag-end mga alas 12 ng gabi. So ito po yung mga preferential prices niyo, no? So yung original prices nito is nasa $30. So makukuha lamang po siya natin ng 25.50. Ayan po, yung 15% discount. Ayan, kung makikita nyo, meron tayo tatlong machines dito na available. So, all in all, we have $152 itong ating, $151.50 yung ating available machines dito. Okay, then after that, kung makikita ninyo, meron tayo dito ang additional 10% based on holding as of August 7. Kapag hinuhold po natin yung ating ZBS, so, meron siyang additional na 10%. Medyo malaki yung kanyang hatak, no? So, I think kung mga 10% yung tubo niya. So, kung meron tayong ditong 400, so automatic na meron tayong $40 na makukuha based dito sa kanilang post na additional 10% dito sa ating holdings account, no? Na meron siyang, mag-effect siya by August 7. So, ibig sabihin niyan, kung gusto mong stay yung pera mo, yung CVS mo, so hindi mo siya i-withdraw by tax free or July 5 kung gusto mong lumaki ng 10% yung inyong tawag dito yung inyong CVS. So kagaya sa akin, pwede ko yan siya i-hold, then i-withdraw ko yung iba kasi malaki na yung ating investment dito, like aabot na po ito ng 500. I think 500 ito kapag kung umabot siya ng August 5. So ganito kalupit yung ating Zuku investment guys. At ngayon guys, pag-usapan na naman natin dito yung patungkol po sa ZBS. So kung makikita nyo dito sa ating ZBS listing price, yung 1 ZBS natin is equals to $1.2202. Ayan, so kada araw po tumataas po tayo ng 1% yung ating ZBS. Ayan, so pag-usapan na naman natin dito yung C2C transaction. Ayan, kung makikita nyo yung C2C transaction, meron din ditong Zuku Officials transaction. So ano nga ba yung pagkakaiba ng C2C transaction kaysa sa Zuku Official transaction? Okay, pag sinabi natin C2C transaction dito guys, pwede po tayo dito magbili or bilhin yung CBS, then pwede po tayo dito mag sell ng CBS natin. Kung makikita nyo, medyo malaki po yung kanyang value dito kapag kung C2C yung gamitin natin. Pero ang problema lang nga dito, depende po yan kapag kung bumili ka, depende kung merong may nagbibinta. So, bali barter po yung nangyayari dito sa C2C transaction natin. So, yun po yung explanation dito sa ating C2C. So kung makikita nyo dito, yung ating buyer's orders dito ay napakalaki po yung buyer's orders. Then samantala yung ating seller's order dito is nasa zero. So ibig sabihin, kapag kung nagtransact ka po dito ng buyer's orders mo, for example dito, nagbuy ka dito, ibig sabihin, pending po yung magiging transaction mo dito. Okay, kung makikita nyo dito, meron po tayo ditong nag-sample po tayo, no? So pending po. So, ang explanation po dito bakit pending yung ating transaction dito sa C2C, dahil kung makikita nyo, yung seller's order po natin ay zero. So, ibig sabihin wala pong may nagbenta. So, kung walang may nagbenta, magiging pending yung buyer's order. So, magkakaroon lamang yun ng execution po dito yung buyer's order natin kapag kung meron dyang seller's order
sa button niyan. Okay, inuulit ko po, yung ating Satoshi's transaction ay magdedepende lamang po kapag kung meron po ditong seller's order balance. So as of today, zero po yung ating seller's order balance. Then yung buyer's order balance natin ay napakarami. Ayan, so kung makikita po natin dito, medyo matagal po yung kanyang execution, no? Kasi zero yung ating sellers dito. Then yung buyers natin dito ay nasa 307,223 ZBS.48331. Okay, kung gusto nyo naman yung mas mabilis na transaksyon sa pagbenta at pag-sell ng ating ZBS, so punta lamang po kayo dito sa Sukofisius transaction natin. So yan po yung ating mas mabilis na transaksyon dito. So gamit po itong ating Suko official transaction. Yun nga lang, meron siyang handling fee na 2%, pero kung nagmamadali po tayo dito sa ating transaksyon, so dito po tayo makipag-transact sa ating Suko officials transaction. So yan lang muna guys ang ating short explanation dito regarding sa ZBS. Then ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tayo mag-purchase ng ating ZBS gamit yung ating official transaction. So dito guys is kailangan nating mag-buy. Then so as of today, meron po tayo ditong $5.32, no? So ito yung ating balance na available dito into USD. So ipupunta natin ito sa ating Zoco. So ayan, titingnan natin kung magkano yung value niya. So click natin yung buy. Then after sa buy, makikita po natin dito ng ang value ng ZBS is nasa 4.15232. Okay, so click natin yung buy. Ayan, so kung makikita po ninyo, okay, nadadagdagan na po yung ating 4.44 kanina dyan. Nagiging 448 na po yung ating ZBS. Ayan, so napakadali nang makipag-transact dito sa Suko Officials guys. Ayan, kalupit yung ating Zoco investment. Okay, so abangan nyo lang guys yung ating mga incoming promo dito sa Zoco. I hope guys na naintindihan ninyo or naunawaan ninyo yung ating short video regarding po dito sa ating Zoco investment. So yan na muna guys, and happy earnings everyone po dito sa ating Zoco.